Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itunuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan ito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataan matuturoang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos silang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang babaeng mapangalo niya. Ako ay dumungaw sa bintanang bukas at ako ay sumilip sa pagitan ng rihas. Ang aking nakita ay maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. Naglalakad siya sa may panulukan. Ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa. Sa lalim ng hating gabi, kapag tulog na ang madla, ang babae ang sa kanya'y sumalubong sa pintuan, mapangakit, mapanilang sa masagwang kasuotan. Maingay ang kanyang boses, kilos niya ay maharot, di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayon sa lansangan, maya-maya'y sa liwasan, walang ano-ano'y sa panulukan. Doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at popopogin ng halik. At ang kanyang sasabihing punong-puno ng pangakit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog. Katatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako'y narito upang ikay salubungin. Mabuti't nakita kita pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal. Linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winisikan ng pabangong nira, bukod pa sa alo at mabangong kanela. Halika at bigyang daan, damdamin ng isa't isa. Ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko'y nasa malayo, pagkat siya ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapangakit, ang lalaki ay nahimok sa matamis na salita. Damdamin niya ay nahulog. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok. Parang bakang kakatayin sa matador ay sumunod. Mailap na usa, sa patibong ay nahulog, hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad, hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig at dinggin mo ang salitang mula sa aking bibig. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya'y nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan.